Ang varicose veins, anything that is visible, anything na medyo wala sa normal na itsura, we call it varicose veins already. But there are different types of varicose veins din po. Madaming klase. Maliliit na ugat at karaniwang nakikita sa likod ng binti. Ito ay maaaring simula na ng pagkakaroon ng varicose veins. Para sa marami, ang varicose veins ay isang cosmetic concern lamang. Ngunit ito ay maaaring magdulot ng masakit na sakit at kakulangan sa ginhawa. Minsan, humahantong sila sa mas malubhang problema sa kalusugan. Maaaring makaramdam ng ngalay, pagbigat, madalas na pamumulikat, pagsakit at pagod sa mga binti ang mga pasyenteng mayroon nito. May iba't ibang dahilan rin kung bakit ang mga ugat ng isang tao ay maaaring maging varicose. Kabilang dito ang edad, mataas na timbang ng katawan, lifestyle, at kawalan ng exercise. Another factor will be yung type of work na meron ng pasyente. Kung ang pasyente ay laging nakatayo sa work or laging nakaupo ng matagal, then hindi din gumagana yung ugat nila properly. Kaya nagkakaroon din ng varicose veins. Lahi din po ay isa din factor. So kahit na okay lahat, wala ka dun sa mga nasabi ko kanina, kapag nasa pamilya, nakita nyo parents nyo, tita, lolo, lola, may ganun, then may posibilidad din po na magkaroon din po kayo ng varicose veins. Ayon kay Dr. Jeffrey Chua, vascular surgeon sa Makati Medical Center, may iba't ibang uri ng varicose veins. Ito ay may iba't iba ring sintomas at mahalagang kilalanin ng mga ito upang matukoy ang nagiging sanhi ng kondisyong nararanasan ng isang individual. Well, ang spider veins are more of yun pang, we call it telangiectasia. Mga maninipis, mga linya-linya, can be either color red, color blue, violet, a little green. Connected pa din sila, but it doesn't really, it's not surgical with means. Kahit na meron ng tao, hindi talaga namin pinupush na operahan yung pasyente with regards to that one. Pag sinabi mong varicose veins, madaming klase, you have your spider, your reticular, yun yung mga nasa subset ng varicose veins. Dagdag pa ni Dr. Chua, kapag napabayaan ang varicose veins, maaaring bumarang dugo at magkaroon ng sugat na tinatawag na thrombosis at venous ulcers. Kaya naman ipinapayong magpatingin sa doktor bago lumala, dahil ang maagap na pagpapakonsulta ay maaaring makatulong na matukoy ang mga naaangkop na hakbang upang gamutin ang kondisyong varicose veins. At para sa iba pang impormasyon ukol sa varicose veins, manood lang ng programang Doctors on TV ngayong Linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.